Isang pamilya ang muli naming nakilala sa Calatagan, Batangas. Siya ang pamilya ni Ate Leonesa na nakatira sa tabi ng dagat. Ang kanilang bahay ay yari sa kubo at halos magigiba na rin. Ang kanilang mga dingding ay halos wala na. Ang kanilang bubong ng bahay, kunti tagpin ng trapal, ay butas-butas at hirap lalo na kapag dumarating ang tag-ulan. Isa sa mga problema ni Nanay Leonesa ay ang karamdaman ng kanyang anak na nagpapahirap dahil sa sitwasyon nila. Namatay pa ang kanyang asawa dahil sa sakit na tumor sa utak. Wala naman akong asawa na mamatay. Pinapangambahan niya na baka matulad sa kanyang asawa ang sakit ng kanyang anak. Narito po ang istorya ng pamilya ni Ate Leoni ng Calatagan, Batangas. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kababayan. At ngayon pong araw na ito ay nandito pa rin po ang PB Team sa Calatagan, Batangas. At meron na naman po tayong isang misyon na gagawin. At meron po tayong isang pamilyang pupuntahan dito, yung nakatira po dito sa tabi ng dagat. Nagpadala po sa atin ng mensahe upang sila daw po ay ating matulungan. So alamin po ng PB Team kung ano po yung istorya ng buhay ng pamilyang nakatira po dito sa kubong ito. So tara po, let's go! Ay, nandito na po tayo sa lokasyon. Ito po yung kanila daw bahay dito. Ito yung kanilang bahay. Oh. Sira nga yung bahay nila. Tao po! Walang aso. Tao po! Ay. Ay, magandang umaga po. Sige po. Ano po pangalan nyo? Si Leonesa Gamis. Nanay Leonesa. Ito. Sige po, pasok po kayo. Siya si Nanay Leonesa Gomez. Apo. Okay, ano po ang problema niya, Nay? Ang problema ko po ay gusto kong maipagamot yung anak ko para makita ang kanyang sakit kung ano. Ano po ba yung sakit ng inyong anak? Ay pag sumakit yung dito sa mata niya, kasama yung ulo, yun ang gusto kong maipa-check up siya para kung makita kung anong sakit niya, yun ang inihingi ko ng tulong. Okay, ano po ba yung history nung naging sakit ng anak ninyo? Ay, hindi naman nasabi ng anak ko kung napaano siya, basta yung mata daw niya pag sumakit, kasama yung ulo niya. Pagsakit. Napa-check up niya na ba siya, Nay? Hindi pa nga naipa-check up. Dala ng kawalan. Wala nga kami pera. Ano pong trabaho niya? Dati nag-ano dyan sa palasyo. Eh, ngayon hindi na nga siya makapagtrabaho. At masakit nga yung kanyang ulo. Yung mata niya. Ano yung nararamdaman niya ngayon, Nay? Ay di, yun nga. Ang pag sumakit yung mata niya, nasakit yung ulo niya. Ay di, sabi ko nga, gusto ko maipa-check up, wala naman nga akong pera para maipa-check up siya. Okay. Ano po ba yung nabalitaan namin na matay po yung inyong asawa? Opo. Ano po ang history nung bakit namatay yung asawa ninyo? Ay di, ang pinagmulan noon, siya daw ay nalulula, pag-asa naman namin, high blood pa siya. Ayun pala, iba na yung sakit niya sa tumor na. Sa dala ng kawalan, hindi namin siya kaagad maipa-check up. Bago namin siya naipa-check up, malala na pala siya. So kaya namatay na siya po. Okay. So baka, nabag naman sana, baka ganun ang mangyari? Kaya nga, nahingi ako ng tulong. Sana maraming taong maawa sa amin. Maipagamot yung anak ko. Maipacheck up para siya yung tingnan kung ano ang sakit niya. Dahil wala naman akong asawa na nga mamatay lang. Wala naman susuporta sa amin. Okay, ano po ang kabuhayan niyo dito? Ayun, yung isang anak ko lang ang
Tatrabaho yung isa ko naman, nakakatulong din naman. Eh di, hindi na sapat para sa pangangailangan namin. May nag-aral, may anak pa po ba kayo nag-aaral? Meron po, dalawa. Okay. Napansin din namin na itong bahay niyo eh. Oo, sira na talaga. Na ano? Wala na talaga sa loob, wala nang titigilan. Ito na ang natitigilan namin to. Hmm. Pero yung doon, wala na, tsaka itong loob. Okay na, sino po yung tagalubang sa inyo? Ako po. At tagalubang ka talaga? Opo. Sa ano, sa Maligaya. Doon ka lumaki? Opo. Yung mga magulang mo nandoon pa? Nandoon din. Oh, okay. So, siya po ay kababayan namin, taga-isla ng Lubang. So, sa Maligaya part ng Lubang, no? Lampas na ng... Maliig. Maliig. Paano ka napadpa dito, ate? Ay, di yung mister ko, nakahanap buhay sa Lubang, nang mimili siya ng pugita, doon kami nagpangita. Mm-mm. Kaya kami nakapapunta ako dito. May mga kapatid ka pa doon? Meron. Mm. Ang problema nga sa mga kapatid ko, wala rin naman. Kamusta ang buhay nila sa Lubang? Mahirap din lang. Mahirap din po. Parang sa sitwasyon nyo dito, ganun din sila. Oo. Okay. Pwede ba namin makita yung ano? Yung anak mo, ate? Okay. Nandun sa kabila. Okay lang ba sa kanya na makausap natin siya? Ano na natin. Anong pangalan mo? Justin Gamis po. Justin Gamis. Okay. Ilang taon ka na? 22 po. Ano yung nararamdaman mo? Sobra po. Laging sumakit po yung mata ko bago paara pong sasabog lagi yung kabila ng ulo ko sa pag sumasakit po yung mata. Mm. Bago nangyari yan sa'yo, meron ka bang aksidente or anong nangyari sa'yo dati? Wala ba? Nabangga po sa ano? Sa Pasay po. Sa Pasay, nabangga ka? Napacheck up ka nun? X-ray po, bago wala naman pong nakita. Walang nakita? Wala. Pero na-damage yun dito mo nun? Hindi. Bali, pumuko lang po itong ganito ka. O tapos, parang namagalang, wala na. Wala. Tapos na after nun, ilang taon, wala na. Opo, bago, isang taon po siya bago umulit pong nanakit. Okay, so ngayon nararamdaman mo siya masakit? Opo. Nakakapangamba kasi baka katulad nung sa asawa niyo. Opo, kaya nga po gusto ko siya maipacheck up. Nakakatakot dahil ang mister ko ganyan ang sakit eh. Gano'n nakatagal yan, yung nararamdaman mo yan? Mahigit na pong 1 year. Oh, mahigit ng 1 year, so tinitiis mo lang. Tinitiis lang. Yung nararamdaman ng asawa mo dati, ganyan ba sa kanya? Siguro sir, ganyan din yun dahil hindi siya nagsasabi, dala ng kahirapan ng buhay namin. Bago siya nagsabi, malala na. Okay, nakapagpa-check up na kay dati? Hindi pa po. Hindi pa din? Hindi pa talaga sir. So ang kailangan dito, masitiskan to eh. Yun talaga ang sinabi ng pinagpagamutan namin sa karbonan ng dulpo. Na pag hindi nga tumigil yung sakit niya sa mata, kailangan ipasitiskan. Eh di ang iniisip ko nga, saan kami kukuha ng pasitiskan, ay wala ng pera. Medyo may kamahalan kasi yung CT scan eh. Ang nararamdaman pag gabi, sa gabi siya umatake? Opo, tsaka minsan po pag umaga po. Kahapon po nung umaga, bago kagabi po, ano, sobrang sakit na naman po. Pag nasakit po siya, nagluluha po siya ng sobrang. Wala kang iniinom na gamot? Yung pinamik lang. May nakatulong ba? Medyo nakakatulong naman po ng konti. Pero hindi rin kasi... Pero hindi nawawala siya. Hindi. Pero hindi rin kasi maganda yung pinamik lang namin pinamik kasi yung... kidney natin yung madadamay. So ang kailangan nyo dito na yung maipagamot siya? Oo, yun talaga sir. Maipacheck up para makita yung ano niya, kung ano talaga ang sakit niya. Okay. So ang gagawin nyo muna, pupunta muna kayo sa doktor kung ano yung advice na gagawin. Oo, sir. O, sige, ganito. Bibigyan namin kayo ng unang dulong para madala nyo siya sa, dyan sa bayan. Baka, para mas makita natin kung ano yung action wala na gagawin. Wala naman dyan, sir, daw sa... Diyan sa Kalatagan, kailangan balayan. Sa balayan? Kay Cappuccino daw, o, kailangan. O, so makakapunta ba kayo doon? Ay di, ano pa namin sir, kung ipa-schedule pa sa kay Cappuccino, kung anong araw siya naroroon, para pagpunta namin, nandun siya, hindi ma, para matingnan siya ng ano. Medyo nakakabahala kasi baka matulad ka sa tatay mo. Ayun nga sir, kaya... Kaya nag-iisip talaga dyan kung paano maipagamot, dala talaga ng kawalaan. Gano'ng kahirap sa'yo na yun na nakikita mo yung anak mo nahihirapan paggabi? Ay, talaga napakahirap. So, tinitiis niya lang dahil wala kayong pera? Oo. Tulad kagabi, sumakat na. Sko.
nag-iiyak na lang ako at galangan ng kawala. Wala naman sa amin tutulong at wala naman kami ano dito. Wala akong mga kapatid. Yung mga kapatid mo ba sa lubang? Alam na ganito yung sitwasyon niyo dito. Sir, yung ibang kapatid ko nagbibigay naman ng tulong. Mm. Yung iba, dahil wala nga, wala rin naman maibigay na tulong. Mm. Okay, sige. At ito, bibigyan namin kayo ng unang tulong. Ito, 5,000. Ito, ito. Para mapauna eh, mapacheck up niyo siya. Salamat, sir. 2, 3, 4. Ito, ito po na nga naman. Ganun lang talaga buhay na yun. Okay lang yan. Kasi at least may kahit paano makakapag-check up na siya. Ha? Laban lang sa buhay. Ha? Laban lang. Kasi wala tayong magagawan. Wala na yung tatay niyo. Wala ka ng asawa. So kayo magtulong-tulong kayo. Ha? Para maiawas yung buhay na ganito. Ito sir, talagang gagamitin ko din sa anak ko para maipagamot. Malaman ko kung ano sakit niya. Yes, salamat po kay Sir RJ Kamot, sa kanya po ito galing. Sa sponsor po natin. Salamat po kay Sir RJ. Sa kanya po ito galing. May ipagamot ko ng aking anak. Okay. Para makita ang sakit niya kung ano. Okay yan. At kung ano po yung advice, baka may tumulong pa sa amin para mapasitis ka natin. Kasi mahirap. Kasi yung history po nung pagkamatay ng kanyang asawa ay tumor sa utak. Okay. So baka mamaya genes na o yung namamana. Okay. No? Yung ibang anak mo, nay, walang ganyan? Wala po naman. Ito po lamang, ngayon po lang siya ng ano eh. Sabi sa akin, nararamdaman na po pala niya, hindi na sinasabi sa akin. So matagal mo na pala yung nararamdaman? Opo. Huwag na natin palalain ha, kasi mahirap. No? Mas mahirap na madala na yung sakit bago natin maagapan. Although mahirap talaga yung buhay, pero importante pa din, tatry natin. Kahit wala tayong pera, subukan natin kasi para ma... hindi mauli yung lahat pag just in case. Di ba po? Okay. Buhayan po kasi nila dito is either sa dagat, nag-uhornal, yung nagpapaupa. So itong bahay po nila dito ay halos magigiba na rin. Bakit hindi na ito na napapagawa? Dala po talaga nang wala po kaming ipagpagawa dahil wala na po akong asawa. Ang anak ko po naman yan, napatigil pa sa kontraksyon at may sakit siya. Kaya hindi namin maipagawa ang bahay namin. Yung setting niyo po. Oh. Tawag dito banggirahan eh. Oh, yan ang halos sira-sira na. Yung dito niyo, yun na lang yung maayos dito. Ito po lang sir, maayos. Pero yung kalooban namin, kahit tingnan niyo yan, kalooban namin, sira na yan sir. Oo nga. Ang mga ano niyan. Talagang sirang-sira na yung doon sa loob nila. Oo, wala na sir. Kaya lang yan, may pinakabubong yung cooler na malaki. Yun ang ibinububong namin. E paano pagkagabing-gabi, halimbawa malakas yung ulan? Dito po kami sir, lahat. Dito? Opo. Dahil pag doon po naman sa kabilang kwarto, natulo na minsan, nakakapote kami doon, nakapayong. Nakapayong? Nakapayong. Yung paa namin may payong, yung pinaka natulo pang ibang bubong nila lang, sinasaksakan ko ng kapote. Para hindi tumulo. Grabe ang hirap pala. So wala man lang kayo mong, kahit yung kailangan kasi dito yung sa, ano yan? Pawid. Pawid. Hindi wala na wala nang maibili. Ano? Grabe, sira-sira na nga yung bahay. Tingnan nyo yan sir, buo. Pero kaya lang buo yan tingnan. Gawa ng tinakluban namin ng mga manta. Ang manta rin naman, sira na. Wala na. So sino po yung nag-aaral yung anak dito? Si Dayan at si Dave. Pwede ba namin siyang makausap? Opo, sir. Okay. Salamat ha. Kung magpagaling ka na. At kailangan mo ng... Yan. So siya po si Leonessa. O ilang taon ka na? 17 po. 17? Anong grade mo na? 9. Grade 9. Late ka na nakapag-aral? Bakit late ka na nakapag-aral? Palipat-lipat po. Palipat-lipat ng... School. School? So nag-aral ka ba sa lubang? Nag-aral po yan doon. Saan siya doon sa Maligaya din? Maligaya. Elementary, doon ka nag-elementary, tapos saka ka napunta dito. Okay. Tapos na-stop ka. Okay. Kaya dito ka na nagpatuloy. Grade 9 is third year high school, tama ba? Okay, kamusta ang yung pag-aaral? Ayos naman. O may honor ba siya? Meron po, sir. Magaling pala siyang mag-aaral eh. Ano yung pangarap mo pagkatapos mo? So po maging teacher. Teacher? O bakit teacher? Para po makatulong. Para matulong mo sila mama mo?
Okay. Basta magsikap lang, no? Kasi mayroon naman tayong mga public school na mga city colleges na nagpo-provide ng libreng pag-aaral sa koleyo. Gagawin mo lang, mag-aral kang mabuti. Okay, bukod sa pagiging teacher, ano pa yung dream mo para sa pamilya mo? Yung bumibigyan po ng magandang buhay. Para po hindi na natuloy ang bahay. So para hindi na natuloy. Kahit dito po, oh. So pagka malakas na malakas ang bagyo at ng ulan, saan kayo nagsisiksikan? Dito po. Tingnan niyo yung bahay po nila. Oh. Siyempre, dala po ng kahirapan ay talagang ganun. Okay. Kamusta naman yung ano dito, yung pang-araw-araw nyo pagkain? Ang pang-araw-araw po namin, oh, at may naibigas kami, wala namang pambili ng mga ulam. Hirap na hirap sa panggastos. Ilan po yung nagtatrabaho nyo anak sa ngayon? Dadalwa po. Dadalwa sila? Opo. So yung nag-aaral ka, malayo dito? Opo, sa bayan pa po. Sa bayan? So ikaw ay namamasahe pa siya? Opo, 60 ang pamasahe. 60? So saan nyo kinukuha yung 60? Ay di, pag nagtatrabaho nga po yung isa kong anak, yun ang nasuporta po yung isa. Ay ngayon may sakit na, di wala. Buti nga, nagmumudyo lang. So importante makapasok kay kailan ng baon. Opo. Pamasahe kasi ano? Pero kung siguro may motor ano? Marunong ka bang magmotor? Hindi po. Ah, hindi. So, inihahatid lang ng kuya niyang may motor? Opo. Araw-araw, tapos susunduin din. Kasi maghapon ka sa school. Half day po, ng tanghali lang. Half day lang, okay. Dalawa yung nag-aaral yung anak? Dalawa. So, yung isa, anong grade na po? Grade 5, elementary. Ha, elementary pa lang siya? Late din po yan dahil ayaw niyang pumasok. Pinilit ko lang siya. Hmm. Dahil hinahabol ng mga maestra at marunong siya, matalino. Hmm. Ngayon, okay na sa kanya na okay mag-aral? Okay na naman. Gusto na niya mag-aral na mag-aral. Hmm. Okay. Ikaw, gusto mo maging teacher, no? O, message mo kay mama para magposige siya, para maging inspirasyon ni mama yung pagtatrabaho, para igapang kaysa, para makatapos. Pagbubutihin ko po pag-aaral ko, para po matulungan sila. Hindi na po naghihirap ng ganito. Yan lang. Ate, nawala na si papa niyo, ano? Pero kasakit yun. Walang ka na ng papa. Sakit po. So, mag-aral kang mabuti, ha? Para yung buhay na ganito, kasi yun lang yung way natin, eh. Yung way natin para makaraos tayo sa hirap. Ang importante, kahit mahirap ang buhay, magkakasama kayo, ha? Huwag kang mag-aasawa agad, ha? Kaya pa ni mama yung igagapang kayo niyan tsaka yung mga kapatid mo para makapag-aral ka, ha? Maging inspirasyon sa'yo yung buhay na ganito. Kami laki kami sa hirap. Ganto din ang dinanas namin sa lupa. Pero nung nagpursige kami, kahit sa hirap ng buhay namin, ha? Laban lang, ha? Smile ka na, huwag ka nang umiyak. Ayan, na ganun talaga, eh, ha? Ano, ha? Okay, sige po mga kababayan. Salamat po sa inyo at kay Sir RJ Kamot. Maraming marami pong salamat. Sige po, God bless po sa inyong lahat. Thank you po.